Para makatikim ng tunay na kapeng Barako, tara na't pumunta na tayo sa Cafe Dilipa sa Batangas. Sa mga ugat ng araw nila nananalaytay ang tapang ng kape dahil mismong mga ninuno nila ang nagtanim ng mga unang coffee trees sa Pilipinas. Panoorin po natin ang kwento ng Merlo Agriculture Corporation. Napakalalim ng kasaysayan ng kape sa angkan ng mga makasait sa Lipa, Batangas. Dahil ninuno lang daw naman nila ang nagtanim ng kauna-unahang puno ng kape sa Pilipinas. Noong 1700, may nagdala ng kape ang mga Espanyol sa Pilipinas. Dito sa pinagtungulan, kung saan tayo nandoon, dito dumaong yung maliit na barko ng Kastila. Ang unang tao dito sa lugar na ito ay makasait. Pinaniniwalaan, dahil sila ang unang tao dito, sila ang nagtanim ng unang kape sa Pilipinas. Kaya the first coffee tree was planted in Pinagtungulan, Lipa City, Batangas, by ay makasait, which are my great-grandparents. Mula raw sa unang puno ng kape na iyon, dumami ang mga puno ng Liberica sa Batangas, kaya nakilala ang buong probinsya sa matapang na kapeng Barako. Ang tatay ko ay farmer who plows the field of other people's land. Realizing na hindi siya makakapagpaaral ng anak sa pagsasaka lang ng lupa ng may lupa. So, pagdating ng December to May, namimili siya ng kape. Pagdating ng June to November, nagbubukid siya. Dahil bata pa lang, ay katukatulong na ng kanyang tatay sa pagbibenta ng kape. Minana na rin ni Jose ang negosyo ng kanilang pamilya. Nag-umpisa ako ng nagbibenta ng kape sa mga palengke. Ang kita ko is 400 pesos. 400 pesos isang biyahe. Dalawang biyahe isang buwan, so may 800 ako. 1970s yan. Dahil sa pagsisikap, napalago ni Jose ang kanilang coffee business hanggang sa napasok na nila ang exporting at kumita ng dolyar. May markup ka na sa presyo, tapos ang dollar pa noon, nagdi-devalue. So, may kita ko sa markup, sa pagkabili, meron pa akong windfall profit dahil yung peso dollar exchange nadagdagan. So, medyo gumanda yung kita namin hanggang imbis na yung pera ay bili ng mga luxury items, ininvest namin sa lupa. Nung bumagsak sa world market, wala nang bumili sa world market kasi oversupply. Ang Pilipinas hindi na binibilhan ng mga foreign buyers. Naisipan namin na magawa ng pambenta sa supermarket. Doon nag-umpisa yung Cafe Dilipa brand na binibenta sa supermarket. Ang negosyong pinagtibay ni Jose, ipinamamana na niya ngayon sa kanyang mga anak. Naging tradisyon na, naging part na ng paglaki mula sa lolo't lola ko, sa father ko, at hanggang sa aming mga anak niya. Nandyan yung brand na Cafe Dilipa, Batangas Brew, Mercado Coffee, and kasama na rin yung chain of coffee shops which is Cafe Dilipa. Mula sa pagrarasyon ng kape noong 70s, big time na ang pamilya ni Jose. Ang key dyan, pag bumili ka, kailangan ang bibili mong kape yung maganda quality. Huwag kang bibili ng broken beans, may black beans, hindi mo bibili yung mga ganon. Sa tagal ko na sa kape, sabi ko nga, I was born inside the coffee shop, under the coffee tree. So, alam na namin, pag hipo ko pa lang, alam ko kung tuyo na siya, kung ang moisture mababa na. Pagtingin ko lang, kita ko niya, yan, Robusta yan, Excelsa yan, Liberica yan, Arabica yan. Iba't ibang masasarap na coffee blends and varieties ang kanila mga produkto. Ang sikreto raw ay nasa pagkilati sa panlasa ng mga customer. Iba-iba kasi ang panlasa ng Pinoy. So, merong mas gusto nila yung mas matapang. So, kailangan, pagdating sa pag-roast ng kape, kailangan mas dark. And then, siyempre, iba rin yung mga pagsasamahin mong varieties.
pag yung gusto ng customer is mas matapang na kape. Kung gusto niya ng medyo mas light, mas less body, and then dyan po mapasok yung, for example, gagamitin mo ng Arabica, tapos medyo light yung roast. Pero syempre, sa kanilang coffee shop, hindi mawawala ang sikat na kapeng Barako. Pangarap nga raw ni Nause na mas makilala pa ang Philippine-made coffee sa buong mundo. Very limited na yung kape sa Pilipinas. So isa sa mga movement na gusto namin is to support yung mga local farmers natin, bigyan sila ng pagkakataon upang mas mapadami pa yung production nila, and para mas lalong makilala yung kapeng galing Pilipinas, hindi lang sa dito sa atin, pero kahit sa ibang bansa.